are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Tapusin namin ang message kanina umaga, Panginoon. No excuses, Panginoon, ang paglilingkod sa inyo. Hindi kami masanay, especially dahil nakikita namin sa iba din, kami pag tinatamad, medyo nangihina. Bibigyan na lang kami ng excuse para hindi magawa, dapat namin magawa, acceptable service sa inyo. So I pray, Panginoon, na tuluan niyo pong bawat isa, ang dami niyong puso at isipan, makita namin na sulit, Panginoon, maglingkod sa inyo, dyan ang rewards ngayon at sa langit kanina, Panginoon, sinabi ni Rain. So I pray, Panginoon, kayo pong mag-manguna sa amin, sa inyong lingkod, especially in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, good afternoon po sa lahat ulit. Ang title po nito is Without Excuse, Part 2. Subtitle is Achieving Acceptance of the Lord. Achieving Acceptance. So, kaninang umaga, nag-usapan natin kung ano yung sabihin na excuse. Ito yung mga binibigay natin pag tayo'y nanghihina nga. For example, hindi ako makaka-church. Hindi ako napag-review. Ba't zero ka? Yung team natin, mahahatak yung score natin, di ba? Hindi ko maintindihan eh. Nakatamad mag-review. Kaya nagpabunot akong ngipin. Ano ba niya? Excuse, di ba? Kasi kung lahat naman nakapaghandaan, okay? So, again, yung achieve, ibig sabihin na kailangan nating marating. Acceptance is yung pagtanggap at least, no? So, tayo ay iba-iba rin tayo ng level ng pagtanggap. Hindi naman masama yun, may kanya-kanya talaga tayo. Pero, pag pinag-usapan sa Panginoon, yun ang dapat nating ma-achieve. Kasi, pagtanggap ka ng Panginoon, okay, pag hindi, kahit ano pang sa palagay mo magaling ka. So, kaya tayo, nag-umisa tayo sa kaligtasan. Kung ligtas ka na, kahit paano, mahal ka talaga ng Diyos kasi anak ka niya eh. Pero hindi rin pare-pareho sa langit, hindi rin pare-pareho ang rewards natin. Kaya pinag-usapan natin again, ano yung umaga, ito po yung paglilingkod na sa Diyos. Ito yung mga ligtas na. Okay, pero binasa natin sa Romans 1 ay dito natin ginawang ating title, Without Excuse. Kasi kung sila, unbeliever, walang excuse. Kahit mag-excuse pa sila, akala nila excuse sila, hindi sila excuse. So, pero that is also applicable to many levels sa mga mananampalataya. Kaya punta tayo sa ating text talaga, sa Luke 14, kung saan ito lang po, itinutukoy po dito yung parable. Okay, na-interpret natin again sa paglilingkod sa Diyos. Okay? So, kwento po ay may inimbita. Nag-umpisa po, no, na isang isang tao ay nag-imbita, naghanda. So, example natin kanina, si Brother James, kunwari. Parang may imagine nyo lang. Naghanda na, handa na, maganda, handa, masarap. Ang pagkain, sinundo ka pa. Tapos nakita natin sa kwento, ang daming nagdahilan. So, ito yung titingnan natin ngayong hapon, no? Pero ang point number one natin kanina at ngayon, sabi, why and how we should avoid excuses? But iiwasan mo mag-excuse? Kasi ganito po yan. Ang maraming nga, nabanggit na rin kanina umaga, yung mga nahihiya na daw, di ba, umaten. So, pero marami na nakagawa sa atin yan, na dating nakano, may dahilan naman talaga, or kung anong dahilan, acceptable o hindi, o medyo, still naka-aten. Ibig sabihin, nakabalik, di ba? So ako po ay may mga time na ganun din sa church kasi nga ang layo namin. Pero ganado, pag ganado ka may ano eh, 'di ba? Sabi nga nila pag gusto may paraan, pag ayaw kahit ano, magkano lang may pamasahe. So nakakapunta ako pero nung tinamad ako wala na. Ang problema, kinuntahan ako ni pastor. Ano sasabihin ko? Ay magsinungaling ako sa pastor ko, 'di ba? Ginagawa ng marami 'yan. So, kaya hindi ang magalaki yung pastor, hindi naman ako, parang, amustahan lang, hindi na ako, ba't ka wala? Hindi naman ako ginanon, di ba? Alam na yun eh, pinagdadaanan natin yan. Man, alam na, nang hina to, for whatever reason. Diba? Alam ang may kasalanan, gano'n lang naman, or talagang tinamad. May nangyari sa buhay niya, parang hindi siya dapat-dapat, feeling niya, di ba? O yun nga, tinatamad, maraming ano yun, pag malayo ka sa church. Diba, itong mga taga-Lagundi, kaya sinasabihan natin, mapalad kayo si Brad, ay pinapagamit sa sakyan.
Imagine nyo kung ano. Hindi, di ba? Ano na? So, ikaw, Rafi, pag naiwanan ka ng sasakyan, susunod ka ba? Kasi, Rafi, hindi na. Mahirap kasi, di ba? Pero salamat nga, may sasakyan. Pero kung talagang si Jamie nyo nga, di ba? Minsan, naiiwanan talaga. Buti, may pamasahe. Pero ang hirap patang, mahirap ba sumakay sa jeep ngayon? Hindi naman. Hinahanapan ba kayo ng vaccine? Ay, hindi na pala, no? Hindi na tinuloy yun. Level 2, whatever. So, ano kayo nangyari sa virus, no? Level 2. Alokohan. Anyway, hindi ako na ano, ulit yung vaccine. Resolve mo tayo? So, kung gusto, may paraan, okay? So, ngayon, pag may kailangan kang gawin at dapat mong gawin, gagawa ka ng paraan, whether it be attend sa church, mag-aral, magkabisado, magbigay, di ba? Yan sa mga adult, yan ang pinakamatindi. Ay, kulang, nagkasakit ngayon yung anak ko eh. Hindi mo na ako gatites. Hindi ka na gatites yan kasi, di ba? Lagi ka may dahilan. Yung iba nga, nananano ko lang ha. Di ba, ang ginagawa, may excuse daw sila. So, hindi na ako gatites kasi tumulong na ako sa mahirap. Well, una, ganun kalaki yung tinulong mo. Pangalawa, marami po yan, masalimuot yan eh. Kaya, inaano rin natin, inaaral natin, huwag ka magbigay ng excuse. Amen? Well, yung sinabi ng Diyos, yun gawin. Kung di mo kaya ngayon, sige, next time. Kung tuloy-tuloy, ganyan, pag nasanay ka kasi mag-excuse, kala mo katanggap-tanggap na. Eh, minsan yung pastor, mahihiya rin sa'yo, di ba? Ba't wala ka naman? Ba't wala ka naman? Ba't wala ka? Ah, kasawa naman yun. Eh, problema yung mga ibang taga-church, malakas mong asaw. Di ba? Kaya, minsan, di ka nalang absent para sa, di ba? Huwag din ganun. Pero, again, huwag tayo masanay, okay? So, number one, the Lord's plan is so good and great na huwag ka na mag-excuse yung sarili mo. Gawin mo na lang. Kung di mo alam, for example, soul winning, di naman ganun kadali yan. Aralin mo. Makikita natin yan eh. Kaya napansin ng iba, pag nag-soul winning tayo, iba, sumasama, ha? Pero hindi nag-observe. Gala yun. Gala ang pinunta mo doon. O, hindi ganun. So, alam ko mahirap yan sa umpisa, pero pag nag-observe ka, makukuha mo yan. Makukuha at makukuha mo yan. Kasi, mga ilang libong beses ka na. Nakikita at nakikita. Ngayon, yung iba dyan, magkakapareho. Yung iba, hindi pare-pareho ako sa tao. Pero still, pag nakikinig ka, ay makukuha mo yan. Amen? Kaya yung ating parang solution, para hindi tayo mag-excuse, point number one, magtanong ka, parang ilustrasyon natin kanina umaga, ano ba yan? Ano, ba't may handa si Brother James? Eh, kasal po ni, okay. Masarap po ang handa, tsaka taga-church ka, di ba? Gusto nila, makasama ka nila. Ang gagawin mo? Alamin mo, okay, at, yan, kanina umaga, pagbating sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, ayaw ko ng rewards na yan. Kung malalaman mo lang ano namimiss mo, hindi ka mag-excuse, gugustuhin mo rin yun. Amen? Pastor, ano na ako, choir naman ako, di na ako gusto winning. Kung alam mo lang, naunahan ko talagang sarili ko, no? Pero, kaya alamin mo, yun lang nga, alamin mo, sino nag-invita sa'yo, tatanggihan mo ang Diyos, sige nga, malalabisan ba ang Diyos sa'yo? Diba, salamat nga itong mga ito, mga active na, 3 times a week na rin. Salamat sa Panginoon. Pero nung una, hindi madali, di ba? Kasi hindi ko kilala yan eh. Di ba? Pero hinahanap. Ba't ako hinahanap di pastor? Kasi nag-aaral tayo. Pag nakamintis ka ng isa, dalawa, magiging habit mo na yan, hindi mo papahalagahan, at pag hindi malagay salita ng Diyos, kung nag-amiss ka, isa, dalawa, later, ganun din yung magiging attitude mo na yan eh. Amen? So, kaya sina-challenge naman natin, iba, salamat, at na-challenge naman. Amen? Na natuto rin. Okay, so number two, so yun na, tanong lang kayo, ano bang offer ng Diyos, ano bang mapapasakin dyan? Obviously, maganda ang offer ng Diyos at mga invitation niya. Kung saan kanya na-invite sa paglilingkod. Number two is convenient. Nakita natin kanina umaga, sinusundo ka na, una, supper time yun. Ibig sabihin, katulad nito, it's mga tanong-tanong natin sa amin, ha?
Nililingkod ako sa Diyos, eh, may busy ako pag-aaral. Lalo na pag nagtataba. Lalo pag may asawa ka na. Eh, wala na maglilingkod sa Diyos kung tama yung dahilan mo na maghahanap, pwede ka na mag-church, maglilingkod. Dahil lang, ano na, fill in the blanks. Excuse yan. So, hindi totoo yun. Ngayon nga, pag talagang pinagpala ka na, pastor ka pa, tapos pabaho ka pa, ano pang gusto nyo? Diba? Kasi nga, wala ka kasing bisyo, pag wala kang panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, magkakaroon ka rin ng mamin time. Andan niya. Tsaka pag nagtitiwala ka sa Diyos, kahit ako po, sabihin ko sa inyo, wala po kami malaking ipon. Pag ako'y ano, wala. Kasi talagang wala. Alam mo yun? Pero yung iba, hindi ganun. Gagawin lang, mag-iipon sila. Wala silang panahon sa church kasi, eh, di gamitin ko na lang yun sa paggawa ng business, ng pera, di ba? Pero hindi yun ang buhay na tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi tayo magtitiwala sa Diyos pag ganun. Sobrang yaman mo. Bandang huli, hindi mo yun alam. Andiyan ba talaga yan? I mean, malulugit, malulugi ka, magkasakit ka. Kaya, balik na tayo. So, it's supper time, yung invitation. Pwede kang pumunta kung gusto mo talaga. Gabi na yan, tapos ka na mag-aral, magtrabaho. So, it is convenient, sinundo ka pa. Okay, sabi doon, already. Okay? Hinanda na, pupunta ka na lang. Kainan, tapos uwi. Ganyan ang invitation ng Diyos. Kapag lilingkod. So, sabi doon, servants, ibig sabihin, ready yan. Organize ang Diyos. Hindi yung, basta may mahirap, paano maglilingkod sa Diyos? Baka tanungin ako kung sinong kulto dyan. Di ba kaya nga tinutrain ko yan paano mag-soul winning? Di ba kailangan malindihan muna lahat? Pag nagkataon na hard case yung ano mo, edi tawagin mo si pastor o kaya pwedeng next time na lang. Huwag ka masyadong mag-aalala, gusto kong sabihin. Binigay sa atin ng Diyos ang ministry na to. Ano yan? May organization yan. May ano dyan, mayroong sagot sa mga kung anong mahirap dyan. Pinaghandaan. Matagal na po ang Diyos, alam nyo ba yun? Diba? Church history. Eh, basta maraming kulto eh. Meron pa rin tayong lugar, tayo yung tunay eh. Eh, sabi nung iba lahat, hindi pwedeng lahat kulto. Tanongin mo siya, pwede ba lahat kulto? Pag may peking pera, may tunay. Eh, alamin mo lang, nasa tunay ka. Kung alam mo nasa tunay ka, hindi rin dahilan sa'yo yun. Amen? So, yun ang point number 2. Dito tayo sa point number 3 ngayon. Excuses. Sorry, dito tayo sa verse 18. Sayang, wala iba kanina umaga eh. Anyway, sabi dyan, and they all, with one consent, began to make excuse. So, kaya nabanggit ko sa inyo kanina, na medyo may patungkol din sa Hudyo. Okay? Kasi sila ay inumpisa na sila ng Diyos, pinangako sa kanila, nakita nila yung katapatan ng Diyos sa buhay nila at sa mga ninuno nila. Tapos sabay-sabay sila. Pag sinabi one consent, ibig sabihin parang naalala nyo naman nung nireject si Jesus, di ba? Crucify him. Sabihin natin na inside ka nung sinong lokolong leader nila dati. Still, di ba? Bakit ka tatanggi sa Diyos? Okay? Pero, balik natin sa mga mananampalataya. Alam nyo ba? Na kanina, di tayo nag-soul winning, may dahilan naman. Tsaka, binabalance natin. Amen? Pero alam nyo ba, pag tayo nagsasurvey tayo, mag-soul winning ba tayo next week? Wala yan. Tatama rin lahat siya. Pag may unang nagsabi lang dyan, basta huwag na eh. Ba, hindi naman ginagawa yan eh. Ganun po yun. Kaya, so sabihin dito, ay actually, titingnan natin isa-isa yung mga excuse para mamaya, tingnan natin kung okay ba sila. Okay? So, tingnan natin. So, yung una, sabi dyan, the first said unto him, I have bought a piece of ground. Ay, bumili siya ng lupa. And I must needs go and see it. Okay, may lupa, kailangan ko tingnan, kaya hindi ako makakatid ng fellowship. Okay? Tandaan nyo, gabi na to, ha? Eh, matindi dito. Dati hindi ko rin nakita yun, eh. Nung inaral ko to, parang, ano, parang nakikilamay ka doon sa mga, eh, paano kung di talaga makatid? Gabi na, eh! Okay? Pupuntahan niya pa. Tsaka lupa, hindi alis yun. Lupa pa rin bukas yun. Balagay nyo. Tsaka bago bilhin nyo, tinignan mo na rin, di ba? So, ano nakikita natin dito ngayon? Talagang excuse. Ayaw mo lang. Pag yung mga tao ayaw mag-soul winning, ayaw lang. Huwag ka na rin mag-excuse minsan kasi alam ko na eh. Hindi ako nakatid, pastor. Ayaw ko na rin marinig. Doon minsan tinatanong natin para matuto tayo pareho. Amen?
Buti ka mga katin. Wala, wala pa dito sa excuse mo kasi appointment naman to. Amen? So katulad nito, in-appoint sila, tapos ang dadahilan mo, lupa na binili mo. So kaya number, ano natin dyan, parang mga puro to worldly possessions. Mga wala, may kwenta pero hindi ganun ka priority dapat sa buhay mo. Amen? The number, sabi rin na need to see. Really? You need to see? How about the unseen things of God? Okay, naalala pa yung ating ano kanina, and the invisible things of God. Yun ang importante. Yun ang tinatanggi nito mga... Pwede po ba ano, share namin yung salita para maligtas kayo? Ay, busy ako. Naglalaba ako. Di mo manakita. I mean, ano ba yung nilalaban mo? Gano'ng kahalaga yan? Kaya daw yung mga momon, pinaglalaba. Hindi naman natin gawain yun. Okay naman yun. Ewan ko sa inyo, ha? Pero pag tinanggihan ako, ang linaw na sabi ko, ang pakit pa ako, papi pa ako, ganyan. Alam yung papi, di ba? Ganda gawin po. Ah, ganda. Siya lang po namin yung salitahan, Diyos, parang maligtas ka. Ay, lalaba ako eh. In a way, talagang nakaka-ano yun, di ba? Nakaka-offend. Pero sige, tiyagawin pala natin. Minsan, ha, pag hindi naman tayo sinaraduhan, di ba? Ginagawa natin. Nagawin natin. Sigurado po, saglit lang naman po ito. Kumbaga, tinutulungan natin sila na hindi ignore yung napaka-importanting bagay. Amen? Amen. Yung lupa! I pray thee, have me excuse. Kasi yung gusto ko rin term dito, yung yun nga, have me excuse. Ibig sabihin, gusto niyang makawala. Ibig sabihin, hindi siya masabihan na, uy, hindi ka umatin ah. O hindi ka pumunta. Ba't nakikiusap siyang excuse mo ako? Diba? Ganyan ang mga tao ngayon eh. Yes, world winning, ganun. Ay, nag-church naman ako eh. Pag gano'n, tinitingnan ko ng mga tagal eh. Natotoo lang, parang medyo ano ba? Really? Ang sinabi ko siya, parang maligtas ka. Hindi ko sinabing ma-feeling mo na kapaglingkod ng konti sa Diyos. Hindi, ganun. Kaya nga, yan ang ginagamit natin. Yung iba po, iba ang style tayo, ganyan. Kasi nga, yung mga ilang panahon na nag-soul winning tayo, sabi ko, ano kaya yung pwede ko sabihin na pag tumanggi sila, wala na akong ano sa kanila. Wala na akong utak sa inyo, di ba? So, tingnan natin yung pangalawa. Sabi dyan ay, and another said, I have bought 5 yoke of oxen. Uy, bumili ako ng sa panahon natin sa sakyan. Sige. And I go to prove this. Susubukan ko. Again, gabi na po ito. Okay? Entendyan, di ba? Na, alam ko, pwede mag-drive ng gabi. Pero, may appointment ka na eh. May invitation ka pa. Pwede mong gawin yan bukas. And sabi dyan, again, oh, I play the have me excuse. So, ayaw nila yung masabihan sila. Ganun po yan eh. Kaya ako na, in a way, na pag may ka, yung subukan nating marriage, mas medyo na, alam mo, naging sinungaling sa mukha mo, siyempre gusto mo pa rin iabutin, di ba? Pero, minsan masasanay ka na lang. Dito mo na lang bubuhos yung galit mo pag nag-preach ka, di ba? Yung galit, pero parang yung frustration, yan. So, kaya sinasabi ko rin sa inyo, para ma-appreciate nyo, huwag kayong madi-discourage. Okay? Again, kung style natin, di ba? Kung yung mahal mo sa buhay, ayaw, pag-pray mo lang, go to other people. Huwag mong hintay na. May nagsabi niya kasi, eh, pamilya mo nga, di mo madala eh. Masok. Di mo nga madala yung pamilya mo eh. May mga nagsabi ng gano'n, di ba? Ang tanong nga, kailangan kong dalhin pamilya ko bago ako maglingkod sa Diyos. Gano'n, really? Baliktad mo sa Bible, pag ayaw kahit kamag-anak mo yan, maglingkod ka pa rin sa Diyos. Yung tamong mong gawin. Dahil hindi mo ma-invite lahat ng kamag-anak mo. Ina-invite ko rin tatay ko, nanay mo. E di, nagano ka mo. Na-invite mo, paano yung ganyan? Hindi mo matapos yan. Okay, kaya ang paglilingkod sa Diyos, huwag mo excuse sa sarili mo, huwag kang maging anak ng excuse. So again, parang pareho lang yung first and second. No? Ito ang matindi. I have married a wife. O, gabi yan, di ba? Siyempre. O, gabi. Siyempre, dapat nasa pamilya. Kakakasal ko lang. Ganun pa rin. Kung kakakasal mo lang, hindi invite mo rin doon. Hindi, may kainan.
Oh, ano excuse doon? Mag-honeymoon kami. Ba't kayo nasa bahay? O kahit pa appointment yun eh. Kaya yung number one pala, ang ginagay ko lang dito, yung mga bagay na nakikita. Ginagawa nilang excuse. Hindi rin excuse yun. Pangalawa is secular work. I go to prove them. Kahit patrabaho, excuse ba yun? Para mag-church? Really? Kaya nga, ito na medyo nag-ano ako dito nung aking mga batang Kristiyano ako. Kasi nga, may mga grupo ng pastor, ganyan, ang sabi nila is, ay dapat wala kang trabaho, full-time ka. Kaso nga, walang avenue na pag-usapan yun. Kaya minsan, salamat din sa internet. Kasi ako, bago ako maniwala, talagang dapat kumbinsido ako. Eh, ba't yung, iba yung apostles, iba yun. Specific sa kanila yun eh. Other than that, sinabi pa ba ng Diyos yun? Wala. At meron time na sinabi sa kanila na iwan mo yung, alam mo na, huwag ka masyadong magdala ng pera, huwag ka masyadong ng dalawang staff, di ba? Pero sabi doon, binawi niya yun eh. Ibig sabihin, minsan pinapatunayan lang tayo ng Diyos. Hindi tayo sinabing, kailangan mag-resign ka sa trabaho mo para ka magpasok. Walang ganun. So kaya, isa yan sa mga in-advocate din natin ngayon para yung mga sakaling mag-resign tayo dito, tulungan natin ano, hindi tama yun. I mean, at least, ha? Yung nakita ko, again, wala sa Bible yun. Tapos nakita ang ibang pasto, talagang hirap na hirap. High school pa lang, di na magka-college, pero may pangpaaral, tapos magpapasto. So, bandang muli, magbi-business din. Tapos, ang dali, ba't? Sinasabi mo dyan, oh, nag-resign ako, sa trabaho ko. So, magbi-business ka. Hello? Kaya ba nabanggit yan? Kasi nga, secular work, hindi excuse. Amen? Kung gusto mo maglingkod, maglingkod ka. Gawa mo ng oras. Kaya ngayon, hinasanay kayo, may church time. Pag nasanay na kayo, Christian, di ba? Wala nang excuse. Nasanay ka na, isang taon mo ang ginawa yan eh. Pag iniwanan mo pa yan, walang problema sa ibang tao. Tama? And then, yung married life, sabi nito, mga personal. Eh, personal ko to, basta ayoko lang. Hindi pa rin excuse. Amen? So, this time, alisin ko na pala. Dito tayo para ma-convince lang tayo na, again, bakit hindi tayo dapat mag-excuse? Mas maganda ang plano ng Diyos, ginagawa ng paraan ng Diyos para tayo maglingkod sa Kanya. At yung mga excuse na pwede mong ibigay against sa maglilingkod sa Diyos, walang kwenta. Okay? Tatlo. So, last is, ito yung ating application. Ano ba yung consequence ng excuse? Pag nag-i-excuse ka, number one, nakalimutan pa nga ako dito, pero naalala ko. Number one, sabi dyan, ano nangyari? Sabi, asal na asal siguro yung ano, naghanda ako dito, catering. Diba? Tapos, handa na yung ganda eh. Inanda ako yung para sa kanila. Wala. So, ginawa ng master, ay sayang naman to, wala ka namang... Sabi niya, so the servant came and showed his lord these things when the master of the house being angry. Gusto mo maging magalit ang Diyos sa inyo? Hindi niyo gusto yun. And then the master of the house being angry to his servants, go out quickly into the streets and the lanes of the city and bring hither the poor, the maimed, the halt, and the blind. Sino dito ang gusto niyong kaibigan na yung pipiliin niyo, ha? Sino ba yung ang normal na tao, ha? Madalas, hindi lagi, pero iba. Madalas to kahit mga Kristiyano, hindi tama to, pero anong pinipili nila ang kaibigan? Hindi nga, mayaman, may mga pakikinabang sila, di ba? Ano yung meme? Hindi nakapagsalita? Ayaw mo nang hindi nakapagsalita, ano ako usapin yan? Yung mga halt, yun pata yung halt, yung meme. Hindi nagkakamali sa tenga, sa bibig, and then blind sa... Pipiliin mo ba yon? So, anong tawag na sa mga ganyan? So, parang natin ngayon? Disabled or parang underprivileged, di ba? So, kaya ang point natin dito, ang consequence ng excuse ka ng excuse, parang Israel. Nasa kanila lahat. Ano nangyari ngayon? Iniwanan sila ng Diyos, si Paul, nakasal na sila kanila eh. Sabi niya, dito na ako sa Gentiles. Kaya number one, you will lose your privilege. Handa niya. Minsan, iba, anak pa ng pasto.
Loko-loko. Ano nangyari? Kala niya special siya dahil anak lang siya. Walang ganun. Kaya Israel, special daw sila dahil kecho, anak sila na ganyan-ganyan. Dumating si Jesus, sabi niya, baliwala na yan, sabi ni Jesus. O paano ngayon sila? Pero yung mga nagtapat sa Israel, ano, maganda, di ba? Talagang, kasi privilege na yun eh. Nag-provide na nyo sa kanila, tinuruan na sila, yung nanay, tatay, lolo nila. Ano nangyari sa mga sumunod sa Diyos na taga-Israel? Talagang pinagpala. Pero yung mga tatamad-tamad, parang Kristiyanong ganyan, alam niya rin yung gagawin niya, pero hindi niya ginawa. Ano, bandang ulit, nakita mo na, uhuli ka na. Yung iba, marunong na mag-soul winning, yung iba, inagamit na ng Diyos ikaw. So, nauhuli ka na, sa tanungin ka ngayon, di ba matagal ka na, di ba? Nakakahiya yun, kaya Israel, ano, galit na galit siya, di ba? Kaya yun na pag-usapan natin noong February 1. Kaya asal na asal yan sa mga Kristiyano. Hindi nila may paliwanag, pero sila may kasalanan eh. Ngayon, pwede naman silang maligtas pa rin, di ba? Maglingkod sa Diyos, pero ang hirap na rin para sa kanila. Di ba? Napahiya sila eh. Buong lahi nila dahil sa mga tatay nila. So, paano sila maglingkod ngayon? Maging Kristiyano ka? Why not? Pero hirap po sila sa sobrang yabang kasi nila, ang lahi nila. Amen? Kaya, yan. Medyo maano yung ako, di ko na bigyan ng elaborate title ha, pero yun lang, lose the privilege, hindi mo gusto yun, manghihinayang ka, looking back, ay Kristiyano pala ako, ang ganda ng preaching pala doon sa church namin, pinagpalit ko sa CCF, kasi tumagal ka kunwari sa CCF, tapos yung na-meet ko pa rin yung, kunwari, yung kasabayan mong, Baptist, tapos ikaw CCF, 30 years ago, 30 years later, nag-meet kayo, wala kang alam sa Bible, CCF ko eh. Oh, yung ngayon, ang tapang na soul winner, oh, ano ka ngayon? Spiritually, talong-talo ka. Ang laki na nawala sa'yo. O sana naman, walang mag-CCF dito. Amen? Bahala kayo sa buhay. Yung, victory ka. Dahil pa rin bakla doon, bahala kayo. Amen? Yes. Hindi ka magmamatcho, sayang. Number two, tapusin mo na. Pag nawala na yung privilege, ano yung, ano, bukod sa privilege, ano yun? Pag privilege kasi, parang ka na, tabaho, nawala ka ng tabaho, or hindi ka na-promote, sila na-promote. So, sayang, di ba? Anong kasunod doon? Siyempre, yung blessing and rewards, okay? Number one, you lose the privilege. Number two, you miss the blessing. Ito yung sabi dito. Again, naalala niyo pa yung kanina? Imagine, naglaway ba yung kanina? Medyo hindi ako magaling, dapat nilagyan ko pala ng ano dyan eh. Diba? Yung mga filet mignon. Wow! Mga lobster. Steak. Ay, may mga tindi pala kayo. Mga pagkain ginalagay ng gold. No, hindi ko gusto yun, ha? Pero may mga ganon. Payabangan. Tapos itatay rin siyempre yun. Sorry. Ewan ko kung may pipiltam nila yun. Sayang yun, eh. Hindi ko alam. Hindi lang gusto natin. Imagine nyo na lang. Ano magandang kainin? Ayun, sabi ko kanina, yung mga fried crabs na pag kinain mo, wow, sarap. Di ba? Ikaw, ayun, nagkukwento ngayon yung kung fellowship tayo dito. Yan, sa April 9 ba yun, kung saan, kung anong, ano yun. Di ba, isa, masarap yung luto ni Mamean, di ba? Tsaka ni Mam Joanne. Hindi ngayon, attend ka ngayon, no? Ay, hindi ako umattend, kala ko, ano ba naman yan? Alam ko na yan. Ah, may kinain kayo, ganun. Naglalaway ka ngayon. Eh, lalo ngayon sa blessing ng pag-aarala natin ngayon. Kaya wala si ano nun eh. Panoorin mo na sa YouTube, ha? Na-upload ko na po nung ilang araw. Kasi pag alam mo na yun sa mga Hudyo, hindi ka na maliligaw. At least sa topic na yun. Ganun din dito, every Sunday, every Thursday. Mami-miss mo yun? Gusto mo yun? Pag ang Diyos ang naganda, maganda. Amen? Pag nag-excuse ka, ano meron ka? Excuse, yun. Baka maalala ka pa nung kung sino. Ba't wala ka nun? Hindi sinabi mo naman kung ano. Eh kasi ano eh, masakit ngipin ko eh. Si sakit ngipin, baka makabansagan ka pang gano'n. Kasi pwede ka lang umatin ng masakit ngipin mo eh. Gusto mo yun? Pinamig lang katapat niya, tama.
Magkano lang may pinamig, generic. O, doblahin mo pa. Yun lang katapat mo, yung blessing ng iba, ganun, tas ikaw. Sayang na sayang, amen? So, pandagdagan eh. So, let us do our best, ha? Paglilingkod sa Diyos, para ma-please ang Diyos. Huwag kang mag-excuse, mahirap, pastor, mag-soul winning. Oras, trabaho, aral. Huwag kang mag-excuse. Eh, kilala ko magaling yung mga excuses nila eh. Excuse nga eh. Kahit hindi magaling yun. Ito lang nga alamin mo, kung maganda yung plano ng Diyos, wala ka dapat excuse. Amen? Kaya ang title ito, without excuse. Wala. Wala natira. Inaral mo, meron pang excuse, may nagpo-provide ng excuse sa'yo. Ba't ba yung iba hindi nag-baptist? Ah. Wala eh. Ano yan? Anong dahilan? Kasi strict dyan eh. Hindi nga eh. May kainan nga tayo eh. Bawal ang bakla. So, talagang bawal bakla dito. Bawal ang pantalon niya sa babae. Hindi naman. Medyo lang. Pero gano'n ba kahirap yun? Men? Anong bawal sa atin? Wala nga halos bawal dito eh. Ano? Bawal. Buti alam mo. Sino'y sabi nun? Ay, may gusto ko sabihin na wala ako tuloy. So, yan. Maayos ang, masyadong maayos ang ano dyan eh. Hindi ka naman nahanapan ng wala ka. Tama. So, sana mawala na excuse natin. Amen? Matama din si Christian. Si, ano, si Uncle Vic. Kahit sino pa. Ah, yung iba sa inyo, baka nag-iisip na ng ano. Masyado naman, 3 times a week. Bawasan ko, isa. Oo, oh, nangyayari po yan. Lalo itong mga, yan, magka-college. Kasi lahat ng classmate mo, hindi naman ano, di ba? CCF, once a week lang yun. Virtual pa. Sige, yun na lang. Basta sana matanggal natin excuses na yan. Okay? Alamin mo lang, pag ito kalooban ng Diyos, ipo-pursue ko to. Amen? Para maging katanggap-tanggap ako sa Diyos. So let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. We pray na kayo po ay gagabay sa amin. Pakita mo sa amin first and foremost, Panginoon, yung aming sa mensahe namin, kung ano yung mamimiss namin. Pag kami ay, ang paglilingkod namin ay lulubog, lilitaw sa attendance, magbabasa, pag-pray, soul winning, Panginoon, makipag-fellowships. Panginoon, turuan niyo po kami, Lord, na maging matalino. At kung ito po yung perfect will niyo, Lord, yung mga nabanggit, pag-attend, soul win. Kung yan ay perfect will niyo po, Panginoon, ay wala po kami excuse na matitira dapat. Kung meron talaga, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord, yung iba, Lord, yung medyo hirap sa ibang bagay, medyo strict ang parents, kung ano man yan, pag-aaral, medyo demanding, ang trabaho, Panginoon, nawa, makita namin yung balance between following you, Lord, and serving you, Lord, and yung ibang bagay, Panginoon, na kailangan din namin gawin. So, I pray na tulungan niyo po kami dito, Lord. At magpatuloy kami, paglaban namin pananampalataya, panambahan, magbabasa ng inyong salita, yung mga tamang bagay, Panginoon, paglaban namin. So, malalati, in Jesus' name we pray.